Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Magandang hapon po, good afternoon sa lahat ng Pasigenyo. Kamusta po kayo? Ito po ang ating Monday afternoon updates, meron nating Monday updates po. Hindi na ako nakapag ano nung lunch time, ano, sabi ko kanina mga lunch time, pero hindi na kinaya ng schedule. So ito po, yung iba sa inyo baka pauwi na maya maya, o yung iba baka nasa trabaho, mamaya nyo na po panoorin ito. Bibigyan lang po ako ng konting update. Siyempre, ang unang update natin ay COVID-related pa rin, ano? At marami tayong mga... Maraming bago ngayon. Pero bago in the sense na... Okay, so, una 486 active cases, yung pinaka huling bilang natin, ano? 486 cases. So, makikita natin malinaw na pababa yung trend natin. Ganun din naman sa ibang LGUs sa NCR. Sa buong region at siguro pati sa buong bansa natin, ano, pababa yung trend. Pero now more than ever dapat mas mag-ingat pa tayo. At marami tayong ginagawa bilang isang lokal na pamahalaan at bilang mga individual para mapababa na talaga yung bilang at mapabagal yung transmission ng COVID-19, ano. So 400 plus, hopefully by the end of the month ay nasa double digits na lang siya, ano, ngayon nasa triple pa. So hopefully hindi naman natin mapipredict talaga yung mga variant nga. Alam natin talaga mas nakakahawa, pero ginagawa naman natin ang lahat, ano. Salamat sa DPWH at sa National na Pamahalaan, dahil meron po tayong bagong facility na for inauguration na rin, ano, finishing touches na lang. In case tumaas, syempre naghahanda tayo lagi for worst case scenario. Sabi nga, pray for the best, but prepare for the worst. So in case na magkaroon pa ng spike ulit, mas magiging handa pa yung ating centralized quarantine facility, dahil yung gym ng Rizal High School ay in-convert na rin para maging isang o karagdagang building para sa ating quarantine facility. Nakita ko yung gawa nila. Talagang maganda, ano? Maganda yung pagkagawa nila. So, marami naman tayong buildings na available. So, pipilitin natin na habang bumababa yung bilang ng COVID, mas agresibo din tayo na magpapasok ng mga pasyente sa ating referral center. Alam naman po natin na nung nagkaroon ng spike, talagang may panahon na hindi na natin maipasok sa centralized quarantine facility dahil sa dami ng pasyente. Sa mga nasa quarantine facility natin, kamusta kayo dyan? Manatili kayong malakas. Alam yung mga staff natin, lalo na yung mga medical professionals natin, napakasipag talaga, napakahusay. Tuloy-tuloy lang yung trabaho nila kahit minsan lagpas na sa talagang totoong trabaho nila. Ginagawa po nila yan ng walang reklamo. Kaya thank you sa ating mga medical frontliners. Halos lahat ng medical frontliners natin ay na-vaccinate na rin. So, punta po ako sa next topic natin, yung vaccination. Sa ngayon ay nakapag-ano na tayo, vaccinate ng, sa first dose, nasa more than 66,000. So, mga 67, almost 70,000 na rin po yung nabakunahan natin na first dose. Pag sinama po natin yung nasa second dose, ang total vaccines na nagamit na natin ay nasa 83,000. So, mga 17,000 ang na second dose na. So, karagdagang protection para sa bawat isa. So, ngayon, parating pa lang din yung mas maraming supply ng mga bakuna. Gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi naman talaga natin makokontrol kung kailan siya darating sa Pilipinas. Pati yung order ng AstraZeneca, parang yung order natin na AstraZeneca, 400,000 doses din po yun. Tapos ready rin tayong bumili pa kung sakali man na may supply pa na pwede nating bilhin, ano. So yung 400,000 doses ng AstraZeneca na order natin nung ilang buwan na rin yun, ano,
Hindi rin nila masasabi kung kailan talaga siya darating sa Pilipinas. Ano? Yun nga po, global supply chain. Alam ko, yung iba, yung madalas po manood sa mga live ko, alam nyo, paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Kaya ako naman paulit-ulit din sinasabi kasi may mga iba hindi naman nakakanood every time. Ano? So, yung iba, baka ngayon pa lang naririnig. So, global supply chain, hindi yan kaya kontrolin ng isang mayor, ng isang presidente. Talagang pandaigdigang problema po ito. At yung supply, kung nagka-problema ng supply sa ibang bansa, apektado rin pati yung supply natin dito sa Pilipinas at sa Pasig. So, magandang balita naman ay unti-unti dumarating na rin. So, nakita natin yung mga dumating galing COVAX facility. Siyempre, yung Sinovac, dumating na rin yung ibang supply. So, meron pa naman tayong on hand. Hindi siya ganun karami. So, siguro sa loob ng isa o dalawang linggo, paubos na rin yung supply na hawak natin. Pero tingnan natin, by that, kadalasan naman, o yung nangyari in the previous weeks, pag paubos na yung supply natin, salamat sa Diyos, may dumarating na bagong supply. No? So, yun lang. Ngayon, tayo, this week, mayroon tayong binuksan na bagong vaccination site, yung paaralan natin. Generally speaking, maganda po yung nagiging proseso natin. Hindi ganun katagal yung waiting time. Meron mga nagiging reklamo, ano, at pinakikinggan natin yun na talagang pinagtutuunan natin ng pansin yung mga reklamo na yun. Pero siguro sa 100 feedback, more than 90 maganda. Ano. So, maganda yan. And, proud ako sa vaccination team natin. Ngayon, yung mga konting problema na minsan humahaba yung pila o minsan nagkaka-problema, inaayos naman, pilit natin inaayos yun kaagad. At sa susunod na mga araw, may kita natin na meron pang karagdagang improvement. May improve pa tayo sa programa natin na vaccination sa ating lungsod. Ano? So, yung sa IT system natin, ina-upgrade po yan sa ngayon. Yung registration system, although naayos na rin ang karamihan sa mga problema natin mula nung una tayo nagbukas ng vaccination, gusto natin siyempre mag-improve palalo. No? So yung mga nakita nating minor problems, meron tayo, kinausap natin yung developer ng Pasig Pass, ready na pero tinetesting pa. So pwede nating sabihin na nasa beta testing. Una yung registration para sa lahat. No? So kahit hindi natin alam kung kailan darating yung vaccination, yung vaccine, sorry, yung vaccines, hindi natin alam kailan darating yung mas marami pang supply, bubuksan na rin natin yung vaccination registration para sa lahat. Yung vaccination registration natin, actually, simpleng pag-update lang yan ng Pasig Pass mo. So sa Pasig Pass rin gagawin yan through the website. Di ba yung Pasig Pass natin, hindi mo kailangan mag-download ng app, napakadali, accessible sa lahat. So ganun lang po, ano. So ang pinaka-importante dito, A4, ready na, pwede na mag-rehistro ngayon, update lang ng Pasig, ano. Pero may mga updates tayo na ginawa doon sa IT system natin, upgrades na ginagawa. So mas siguro ano na lang, tutukan niyo na lang po sa PIO page, sa ating Pasig Public Information Office, yung verified page po natin, na minsan may nagpo-post pachamba-chamba kung tama o mali, ano, yung mga nakikipost na iba. So kung gusto natin yung talagang accurate na impormasyon na galing sa lokal na pamahalaan mismo, dun lang po tayo sa verified page. Lalo na sa panahon ngayon, may mga yung iba naman talagang good intention, nagkakamali lang sa pagpost, ano, o may mga maliliit na detalye na mali. Pero meron din kasi talagang manluloko. Meron tayong nababalitaan pati sa ibang LGU na sinusubukang pagkakitaan yung registration o yung appointments ng vaccination. So para maiwasan po yan, talagang tingnan lang natin yung sa verified pages ng Pasig Public Information Office para maiwasan natin at hindi na tayo maloko ng iba dyan. Ano. So sa susunod ng mga araw, bago magtapos ang linggo, expect po ninyo na may mga update po sa Pasig PIO page. Yung registration, muli po, bubuksan na natin para sa lahat. Ngayon, pag nag-update na tayo ng profile natin sa Pasig Pass at effectively nakapag-parehistro na tayo sa vaccination natin, wag natin expect na mabilis po itong proseso dahil hindi po ito mabilis.
Dahil wala pa naman, hindi pa natin hawak yung mga bakuna, ano. Pero at least malaman na namin kung ilan more or less naging maayos naman kahit papano yung sa A1, A2, A3 natin. Ngayon po, open natin yung registration, makakatanggap po kayo ng reference number starting siguro bukas o hanggang hanggang Wednesday, hanggang Wednesday or Thursday at the latest. Mabubuksan na natin at meron ng reference number. So dun, based sa reference number, nandun yung date saka yung categorization sa reference number na yun. So at least hawak-hawak nyo na yun. Pero inuulit ko po, hindi po magiging mabilis ito kasi wala po kaming hawak pa na supplies. Ganoon din naman sa ibang LGU. Minsan kinocompare sa ibang LGU, minsan sinasabi mas mabilis tayo, minsan sinasabi mas mabagal tayo. Pero ang totoo po, maniwala kayo hindi, sabay-sabay lang halos yan. Nauuna lang ilang porsyento, no? Pero hindi lalagpas ng 10% siguro yung pagkakaiba. Kasi yung allocation natin mula sa DOH ay talagang based on population, proportionate kung tawagin. So, ang pinakamalaking lungsod, pinakamalaking populasyon sa buong Metro Manila, Quezon City, more than 3 million ang tao sa Quezon City. So, natural na kung ang vaccine na ibibigay sa atin, 10,000, sa kanila siguro 30 or 40,000. Normal lang yan at tama yan. Tama talaga na ganun yung sistema. Kasi based on the population of the LGU, ganun din naman kung gaano kalaki yung LGU mismo, no? Based talaga yan sa population ng LGU. So huwag na natin masyado i-compare na, ay, ba't dito sa Pasig ang bilis o dito sa Pasig ang bagal compare sa, kasi pare-pareho lang naman talaga. Iba-iba lang konti yung sistema, pero kung kailan po yung A1, kung kailan yung A2, A3, A4, hanggang umabot tayo sa category B, hanggang umabot tayo sa category C, ay ganun din naman po yun, no? Sabay-sabay natin bubuksan yun. So yung A4, yan po yung tinatanong ngayon ng marami. Ang pinaka-importante sa lahat, i-update lang ang Pasig Pass. So yung Pasig Pass, ito na yung actually groundbreaking itong app natin na Pasig Pass, ano? At ang pinakamaganda dito ay accessible siya sa mas maraming tao, 'di ba? Yung QR code nga natin, hindi kailangan na may cellphone kang hawak. Yung establishment o yung tindahan o yung mall, yung dapat may scanner. Ikaw kahit scan, QR code lang. No? So, yun yung pagkakaiba, yung maganda dito sa Pasig Pass natin. Ganoon din yung sa Valtrace kasi sa kanila naman natin nakuha yun initially. Tapos may mga update tayong ginawa or upgrade sa ating Pasig Pass. So, yun po yung registration system. Yung upgrading natin or updating ng ating registration system within the week po yan. Pero yung mga A4, kung hindi na kayo makapag-antay, gusto niyo mauna na magpa-update ng Pasig Health Monitor ninyo or through Pasig Pass nga, pwede niyo na po i-update. Bukas na siya hanggang A4. Pero by this week, ay open na siya to the general public. For the third time, uulitin ko po, baka may mga bagong nag-tune in po ngayon. Hindi po ganun kabilis ang magiging proseso dahil wala pa naman po tayong hawak na sapat na bilang ng mga bakuna. Okay. Meron pa ba? Tapos susunod po yung appointment system. Yan, dinidevelop na rin po. Yan po yung nasa beta testing ngayon, yung appointment system. Ayaw lang natin i-roll out ng masyadong maaga o hilaw pa kasi baka lalong magka-problema. Pero nung nakita ko yung initial na ginawa nila sa appointment system natin, maganda naman at confident po kami na magiging maayos po ito. So ang ano lang yan, hindi rin talaga ma-launch pa yung appointment system dahil kulang pa nga yung supply. Ano? Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa may dumating na 1,000 vaccines, may supply na 1,000 vaccines, mag-open up din tayo ng 1,000 slots for appointment. So ayaw natin na masyadong ano, kumbaga, free for all. Mag-set na kayo ng appointment. Ayun pala, wala naman for June 3. Kulang pala yung bakuna. So hindi natin gagawin yun. Sisiguraduhin natin na nandyan na yung bakuna, tsaka natin bubuksan yung appointment slots natin. So ito yung isa sa mga innovations natin, isa sa mga ginagawa natin o dinidevelop ng ating mga IT team o developers para mas maging smooth palalo yung proseso natin.
Okay, so yan po yung sa update natin sa vaccination. Check ko lang kung may man po ng mga nakalimutan. Yung Pasig Pass, ang isa sa mga concern na minsan nababalitaan ko, may mga tao na hindi nila alam yung password nila sa Pasig Pass. Ngayon, malaking problema po yan. Dahil kung kayo po talaga yung nag-register ng Pasig Pass ninyo, dapat alam po ninyo yung password or yung email or yung phone number. So madali nyo pong i-reset yung ano, pagpunta nyo sa website na Pasig City, pasigpass.pasigcity.gov.ph, dapat madali nyo po yan ma-reset kung alam nyo yung mga detalye ninyo. Kung may access kayo sa email, kung meron kayong hawak nyo yung cellphone na ginagamit, na ginamit nyo dun sa pag-register sa Pasig Pass. Ngayon po, kung ibang tao yung nag-register para sa inyo sa Pasig Pass, magkakaroon po tayo ng konting problema. Dahil una, dapat as much as possible, hindi niyo po ginawa yan. Pero kung nagawa na, tapos na yun, wala na tayong magagawa, yan na yun. Gagawa na lang natin ng paraan. Pero kailangan niyo pupunta sa help desk ng Pasig Pass dito po sa City Hall. So, konting bilang lang naman po yan, pero meron po akong mga naririnig na ganyan po yung naging issue o problema. Siguro yung iba, nakiusap sa kamag-anak, sa kaibigan, o yung iba baka nagbayad sa ibang lugar para ayusin yung Pasig Pass nila at maprintan sila ng QR code. Na hindi naman siya pinagbabawal, ano, pero hindi siya advisable din. Yung mga iba kasi nagpagawa ng keychain, ganyan, tapos yun na rin. Kung saan sila nagpagawa, yun na rin yung nag-register sa kanila for Pasig Pass. So, magdala na lang po kayo ng ID, tapos punta kayo dito sa help desk ng ating Pasig City Hall. Yun na lang po yung gagawin, i-re-register na lang gamit ang backend natin. I-re-reset, ibig ko sabihin. Re-reset na lang natin. Ano? So, kailangan dito po gawin yan. Hindi nyo po magagawa sa bahay yan. Pero kung simpleng nakalimutan lang yung password at hawak nyo naman yung mobile number at email ninyo, magagawa niyo po yan, no problem. Ano? Kahit sa bahay ninyo, wala problema. Yun lang talaga yung mga ibang, yung mga nagpa-register sa ibang tao, yun po medyo may problema. So hindi niyo ma-update yung Pasig Pass profile or Pasig Health Monitor profile po ninyo. Na yun po yung kailangan para ma-register kayo dun sa vaccination program natin. Pakiusap lang ha, pag may appointment po tayo, pag na-text na kayo, na-confirm na po yung appointment ninyo para sa vaccination, pumunta po tayo, pilitin po natin kung kailangan mag-leave sa trabaho, gawin po natin. Kasi isang araw lang naman, wala nga isang araw eh, kahit half day lang po, ano? Kasi sayang eh, ang daming gusto magpabakuna, kung kayo po yung nauna na bigyan ng appointment. Alam niyo, kahit sa ibang ano, may mga nakausap po akong mayor. Yun din ang problema nila. Hindi ko na babanggitin kung anong LGU, pero at least tatlo na po yung nakausap ko mayor na sinasabi nila. Yun din yung problema nila. 1,000 yung na-confirm na may appointment, ang darating 800, 700, 600, minsan hanggang 500, hanggang kalahati lang yung dumarating, ano? So sayang, sayang at hindi lang sayang yung oras natin, kundi sayang din yung effort ng vaccination team natin. So, wag po sana ganun. Pag mag-confirm tayo, anyway, pag mag-confirm ka, magte-text ka naman eh. Kung hindi ka talaga pwede, wag ka mag-confirm. Siguraduhin mo muna na pwede ka bago ka mag-confirm. So, yun lang. Pakiusap lang naman yun. Kung nag-confirm tayo sa appointment natin, dumating po talaga tayo. So, yun po. Maraming salamat sa lahat ng nakikiisa sa ating vaccination program. Recap lang po, nasa 67,000 na po ang nabigyan ng first dose, nasa 83,000 kung kasisasama natin yung second dose. Yung registration system, ina-upgrade po yan sa ngayon. Magkakaroon ng reference number by the end of the week. Yung appointment system, by June, i-roll out na rin po natin yan. Kung at kapag dumating na yung sapat na bilang ng mga bakuna. So yan po talaga yung inaabangan ng lahat. Okay, so ano pa po, hindi ko masyado mabasa yung mga tanong, ano, kasi medyo maliit. Yung sa scholars po natin, yung Pasig City Scholars, malamang halos lahat, kung hindi lahat, ay nakatanggap na po ng kanilang mga allowance. Pagbutihin po natin ang ating pag-aaral,
Kahit na mahirap ngayong distance learning, alam naman po natin kung gaano kahirap ang distance or blended learning. Pero ang suporta natin sa mga mag-aaral para hindi matigil ang kanilang edukasyon ay buong buo at hindi tayo papayag na matigil o mahirapan sila sa pag-aaral. Gagawin natin ang lahat ng mga kaya natin. So yung scholars natin at tanggap na yung allowance, yun naman sa mga hindi scholars na K-12, mula sa ating mga pampublikong paaralan, inilutsad na rin po natin yung malusog na batang Pasigueño. Tingnan nyo na lang po yung post nung nakaraan tungkol sa malusog na batang Pasigueño. Napaka-importante ng tamang nutrisyon. Kaya binibigyan po natin ng food packs. Nagsimula na po tayo na once a month may food pack ang bawat estudyante. Pinaka-importante dun, para sa akin lang naman, hindi ko alam kung mag-agree sa akin ang Nutrition Council, yung vitamins, yun po yung pinaka-importante. Alam niyo, yun yung sekreto ko, ba't ako tumangkad at naging six-footer, yung vitamins. Hanggang college ako, minum ako ng vitamins. Kaya sa mga makatanggap po ng food packs natin mula sa MBP, mula yung mga K-12 natin sa public schools, huwag niyo pong kalimutan na ibigay yung vitamins sa inyong mga anak. Mga ating mga kinder hanggang grade 12 na mga kabataan, na mga mag-aaral, napaka-importante po nito. Kaya nga po ang ginawa natin, hindi per family ang pagbibigay o pamahagi ng food packs, kung hindi per student. So ibig sabihin, kung tatlo po yung anak ng tatlo po yung mag-aaral sa isang pamilya, yung pamilya na yun makakatanggap ng tatlong food pack. Kasi yung vitamins para sa isang bata, hindi naman pwede isang bote ng vitamins tapos tatlo silang maghahati-hati doon, hindi parang nabaliwala po ang lahat. So tatlong mag-aaral, tatlong bote din ng vitamins yun, so nag-iisa sila kasi one yung dosage niyan, sakto lang so once a day para sa 30 days ng bawat buwan. So yan po, sana ay maayos yung nagiging distribution natin sa mga schools. Kung may mga problema, lumapit lang po kayo sa mga teachers natin o sa mga principal natin o sa mga staff ng ating mga paaralan. Thank you sa ating Department of Education, kina Ma'am Eva Lu, hanggang sa mga principal natin, hanggang sa bawat guro at hanggang sa bawat non-teaching personnel natin. Maraming salamat sa tulong ninyo. Nagiging successful ang rollout natin o ang pampapaglunsad natin ng malusog na batang Pasigueño. Yan ang isa sa pinakamalaking programa natin ngayon dahil nakita natin ang daming nahirapan. Ang daming nahihirapan ngayong panahon ng pandemya. Maraming nawalan ng trabaho. Kaya nung nagbabudget kami para sa 2021, ang isa sa talagang tinatanong namin nun, paano pa tayo makakatulong? Ano pa yung pwede nating gawin para mas marami tayong matulungan? Lalo na yung mga nag-aaral. Ang hirap na kung matigil ang pag-aaral ng isang bata o hindi siya makapag-aral ng mabuti dahil gutom, dahil kulang sa sustansya yung kinakain, dahil nahihirapan ng mga magulang. Kinabukasan natin ang nakataya dito. Kinabukasan ng Lungsod Pasig ang pinag-uusapan natin dito, kaya hindi po talaga pwede yung ano. Ngayon, minakita po ako, no, nagtatanong pa rin tungkol sa A4. Ang sabi, nabasa ko lang din sa balita kanina, di ba sabi, second week of June. Pero antayin po natin yung announcement mula sa IATF, mula sa National, mula sa DOH, kung kailan po talaga magsisimula. Para all on the same page tayo. Mahirap naman po mag-announce tayo, tapos biglang magkaroon ng adjustment sa schedule. Kaya tayo, hindi tayo basta-basta nag-announce. No? Antayin na lang natin. Anyway, nasa balita naman yan. Nasa Facebook naman yan. Basta yung mga good sources lang at credible at verifiable na news source lang po yung titingnan natin parate. Okay, so meron pa bang mga common na tanong? Yun lang naman po yung mga major announcements ko. Yung second tranche DSWD, wala po akong update. Tatanungin ko po ulit yung DSWD kung kailan po nila may distribute yan. Sabi lang lagi na lang nilang kumbaga tuwing tinatanong ko po sila, ang sagot lang po nila sa akin ay inaayos po nila yan at may problema sa financial service provider pero bibigay naman daw nila. Wala sa atin yung pera niyan, ha? Wala sa LGU yung pera, nasa DSWD po at sa mga financial service provider nila. Yung first tranche atin dumaan, yung second tranche hindi. So hindi ko talaga kayang sagutin yan. Yung hindi ko, may nagtatanong ba tungkol sa tapat? Wala naman. Kasi nakapag-disburse sila ulit nung last for tapat. Pero may learning experience tayo dun sa tapat. Yung iba sa inyo, baka beneficiary ng tapat.
yung tulong at ayudang pampuhunan para sa taga Pasig, yan po yung tapat, no? 10,000 or 5,000 pesos na loan. Meron tayong learning experience dyan, ano? At ako sa nakita ko personally, yung team na nag-handle ng tapat, masisipag sila, no? Pero siguro sa dami ng papel na hinahandle nila, tumagal ng konti yung proseso kasi loan yan eh. Hindi naman ito talaga yung ayuda lang na basta binigay lang. Loan ito para mabuhay ng konti o madagdagan ng sigla ang ating lokal na ekonomiya. So dahil yan po yung layunin natin dito at hindi lang siya basta bigay lang ng bigay ng pera, kundi gusto natin may business na lumago dahil sa microfinance loan o dahil sa loan na ito mula sa tapat, talagang stricto sa requirements. Hindi yung basta-basta lang. Ngayon, ang learning experience, ang learning natin dito ay medyo matagal yung proseso dahil talagang inaaral nila yan, iniisa-isa nila yung mga requirements. So, anong adjustment natin para sa susunod na programa natin? Nakipag-partner tayo sa Union Bank. So, yung mga susunod na loans po natin, yung tapat, ongoing pa rin po yan, ano, tuloy-tuloy pa rin po yan. Pero, nakipag-partner tayo sa Union Bank para i-facilitate lang. So, hindi na yung talaga programa ng, hindi na yung proyekto ng lokal na pamahalaan. Nakipag-partner lang tayo para yung mga lumalapit sa atin, naghahanap ng loan, may filter natin, may verify natin na Pasig business talaga ito, at mapaprioritize sila sa Union Bank para sa low interest loan. Sa halip na mag 5-6 na sa isang buwan, 20% kaagad yung interest, ito, 1% lang. So, okay na yun. Depende sa business at depende sa requirements, ano, pwedeng 1%, 2% yung interest per month. So, maganda na po yan kaysa mag 5-6. So, yan po, napirmahan ko na yung MOA. Sa susunod po siguro yung mechanics. Pero yung tapat, tuloy-tuloy pa rin naman po. So, meron lang po mga konting katanungan. Konting katanungan. Yung mga tanong po tungkol sa registration, kung kailan ba yung sa A4, kung ano pa ba yung mga priority groups, bibigyan ko ng instructions ang ating PIO na mag-post ng mas detalyado tungkol dito. Pero tandaan po natin na ito po ay national guidelines. Sumusunod po tayo sa national guidelines. So pag sinabi po ng national na bukas, magbukas na kayo ng A4, gagawin po natin yun. Pero pag sinabi naman nila na sa June pa tayo magsisimula, ikalawang linggo ng Hunyo, doon pa lang tayo mag-A4, susunod din po tayo. Kasi kailangan sabay-sabay. Hindi naman pwede may sarili tayong diskarte na lalabag tayo sa guidelines ng national. Ano? Kailangan same page lahat ng LGU. Kundi magkakagulo talaga. Hindi tayo pwede mag-sarili-sarili dito. Kailangan teamwork. 17 LGUs of Metro Manila, kasama ang DOH, kasama ang IATF. Teamwork. Gusto man natin yun. Kailangan teamwork talaga. Kailangan magtulungan tayo. Ano? Kailangan magtulungan tayo. So, ito yung kung ano yung priority group. Nasa balita naman po ito, ano? Pero nga po, yung A4, ang maganda, ano, sabi sa atin ng DOH, good news po ito, na sinimplify nila yung categories. Imbis na 4.1, 2.3, 4.4, na medyo, aminin natin, medyo magulo. Sinimplify na, basta frontliner ka, economic frontliner man yan, ano, lumalabas ka ng bahay para magtrabaho, pwede ka makabilang sa A4. Pwede ka na magpa-register ngayon pa lang na pasigpass.pasigcity.gov.ph. Yun na po yung ginagamit natin. Ano? So, magandang balita po yan kasi mas na-simplify ng konti. Sana mas ma-simplify pa yung ating mga guidelines. Pero ayan po, susunod tayo doon sa mga guidelines natin. Ayan. So, para lang i-clarify, wala pang schedule, para malinaw, ha? Wala pang schedule ang A4. Nabasa ko sa nabasa ko sa balita kaninang umaga. Nabasa ko po sa balita, sabi second week of June. Pero tingnan natin kasi minsan nagbabago din, ano? Eh kung biglang may dumating na 10 million na supply ng bakuna bukas, eh, baka mapaaga yan. Pero kung ma-delay naman, madedelay din. So, again, global supply chain, di natin kontrolado ang ibang mga bagay at ibang factors. So, ayun po. Bago pa po akong mawala ng boses,
ay may nagtatanong po tungkol sa collection ng basura. Umihingi ng pasensya yung contractor natin. Ang sabi niya, marami daw sa mga garbage collector na hinire nila ay nasunugan daw, ano, marami daw nakatira doon sa San Miguel na nasunugan. Pero may penalties 'yan, ano, at pipilitin natin na umayos ang collection. Nagpabili na rin tayo ng sarili natin na dump truck para ma-augment pag nagkakaproblema yung contractor. Pero they will be penalized at aasahan po natin na gaganda ang collection sa susunod na mga araw. So yun po, yung nakikita kong tanong, karamihan puro tungkol po sa... Hindi ko alam kung ba't may bumabati sa akin ng happy birthday. Parang masyado naman tayo excited, matagal-tagal pa yun. Mas si mama ko nag-birthday nung... Nung isang araw, nung birthday po siya. Nung ano na daw siya, 50 years old. So, and so ayun po, maraming salamat. Paano kukuha? Ay, parang pangalawang tanong na to na nakita ko tungkol sa national ID. Ang sabi sa amin, siyempre national ID nga, so national project po yan. Dahil sa COVID at dahil ayaw naman nila magpapila ng sobrang daming tao sa isang venue, iilan lang yung ano, no, siguro ilang daan kada araw lang ang kayang ma-accommodate sa national ID. So konting pasensya lang siguro, intindihin natin ang national na pamahalaan, hindi naman sila makapag ano. Kung walang COVID siguro ilang buwan lang tapos na yan, ano, yung registration ng national ID. Pero ayaw din natin at ayaw din nila na masyadong mahaba yung pila. So, konti pasensya lang, darating din tayo dyan. Kung sana nagawa natin yan before COVID, ano? Ano kaya ang pakiramdam ng mga tumututol sa national ID nung araw? Noong 90s pa lang, pinag-uusapan na yan. Naalala ko nung bata ko, laging pinag-uusapan yan. Yung national ID, di ba? Laging mainit na topic yan. Laging may mga tumututol, hindi matuloy-tuloy. O ngayon, nakita natin, panahon ng pandemya. Ang dami sana ng programa na napadali yung rollout kung may national ID lang sana. So, supportahan natin yung national ID. So, ayun po. Sa mga bumabati ng happy birthday, hindi ko po birthday ngayon pero maraming salamat na rin po. God bless po sa atin. Mag-ingat po tayo parate. Huwag natin kalimutan na habang bumababa ang bilang ng COVID-19 ay kailangan doblehin pa natin ang pag-iingat natin. Yung variants talaga mas nakakahawa po siya. At kung may pagkakataon tayo na mabakunahan, hindi man ganun kabilis ang programa, pero pag may pagkakataon na tayo at na-confirm na may schedule na tayo, pumunta po tayo. Dahil, at huwag na rin tayo mamili ng brand. Alam niyo, ako po, pinili ko, hindi ko pinili, ibig sabihin. Kung sabihin ko siguro na bigyan niyo ako ng Pfizer, siguro naman, di ba, may magbibigay sa akin ng Pfizer. Pero hindi ko ginawa yun dahil nakita ko ang daming nakikipag-agawan sa Pfizer. Eh, buti kung talagang sobrang ganda niyan na ano. Oh, magandang brand yan, pero maganda rin naman yung ibang brand. Kaya nabakunahan po ako AstraZeneca dahil yun yung available nung time na yun. Actually, nung time na nabakunahan ako, ang available AstraZeneca o Pfizer. So, actually, pinapapili nila ako. Pero sabi ko, dahil maraming may gusto ng Pfizer, doon na lang ako sa less demand. Kasi mamaya sabihin, talaga, oh, dapat pala talaga Pfizer. Ano? Eh, pare-pareho lang naman po yan. Oo, iba-iba yung efficacy. Pero tandaan natin, ha, yung numbers ng efficacy. Yung nakikita natin na 94%, 92%. Hindi yan directly comparable sa isa't isa. Kasi maaaring yung Pfizer, nagkaroon sila ng mga trial nung mas unang ano pa, unang parte pa lang ng pandemya na hindi pa ganun kalala yung mga variant. So, kung uulitin nila yung proseso ngayon, malamang mas mababa ng konti yung efficacy nila. So, iba, huwag tayong basta maniwala sa headline dahil yung mga eksperto na nag-aaral, yung mga eksperto na involved sa development ng vaccine, at ito sa vaccination program natin. Ano talaga yan? Pinag-aaralan nila yan. Dekada-dekada nilang pinag-aaralan yan. Kaya tayong mga hindi naman medical professional, kasama ako, hindi na para magmarunong tayo at magmagaling na alam na alam natin yung tungkol sa vaccine. Dahil hindi naman talaga. Kung anong sabihin ng eksperto, magtiwala po tayo. Ayaw natin magtiwala, mag-research tayo dun sa mga credible sources. Huwag sa mga
Sinero lang sa Viber o kung saan. Ano. So, tingnan natin yung source mismo. Kung ayaw natin magtiwala dun sa doktor natin. Pero mas mabuti, dahil sila naman yung nag-aral niya, sila naman yung ano, eksperto, pakinggan na lang natin yung mga eksperto pag sinabi nila lahat ng brand okay yan basta FDA approved. Huwag na tayo magreklamo kung Sinovac, kung AstraZeneca, kung Pfizer, magpa-vaccinate tayo pag may pagkakataon. So muli po, ingat tayo. Have a great week. Happy Monday po sa ating lahat. Keep safe, stay safe. God bless po. Thank you.